matapos pirmahan ang Treaty of Versailles noong 1919 na nagtapos ang catastrophic Great War. Ang former Central Powers ay napuwer sa isang malalang sitwasyon. Ang Germany, in particular, ay hindi lang tinamaan ng matindi sa ekonomiya nito, pero nalimitahan din ng military dahil sa mga terms na dinikta ng treaty. Well, noong 1919, ang digmaan naman ang pinakahuling ideya na nasa isipan ng mga German matapos ang 4 taon ng walang sense na brutality na nag-iwan sa marami na sugatan, physically and emotionally. Pero sa pagsikat ng National Socialist Regime, ang German military ay nalagay sa motion ng pagpapataas muli ng armas na noong mid-1930s ay agad nilang binalik ang armed forces sa battle readiness state nito. Habang ang main focus ay directed sa Army at Air Force ng Wehrmacht, ang Navy na nirebrand bilang Kriegsmarine noong 1935 ay nakatanggap din ng share of funding nito para sa expansion, pero napunta rin sa ilalim ng priorities nang lumapit na ang World War II. Pero bago tayo magsimula, paki-like at paki-follow na rin po pala ang aking Facebook page. Magpo-postin po ako ng mga short videos doon. Na-like nyo na? Simulan na natin. Sa pagdating ng World War II, ang Kriegsmarine ay naging mas aware sa futility sa pagtangkang tapatan ng Royal Navy in terms of size and power ng surface fleet nito, at kaya naman ay nag-invest sila ng matindi sa notorious na U-boat fleet. Ganun pa man, sa mga buwan bago ang simula ng hostilities, isang plano ang nabuo para ma-revitalize ang Kriegsmarine. Ang plano na ito ay tinawag na Plan Z, at kasama doon ang construction ng nasa 150 na bagong destroyers. Ang latest German design para sa isang destroyer ay ang 1936 A-class na kilala din bilang Z-23 class, matapos ang unang completed ship sa series. Ang 1936 A destroyers ay dinisenyo para magkaroon ng distinct edge laban sa ibang destroyers noong mga panahon na yun dahil fitted sila ng 150mm guns. Ang design, in general, ay katulad lang din sa mga nakaraang classes na produced para sa Kriegsmarine, pero mas na-improve ang seagoing capabilities ito. Dahil sa mga factors na ito, ang 1936 A-class ay nakakagawa ng mga functionalities ng isang light cruiser. Matapos ang simula ng digmaan, malaking portion ng German shipbuilding campaign ang isinara, at ang resources ay nilipat sa ibang military branches na may mas immediate needs. Ang destroyer construction program ay nireduce at ang 12 ships ng 1936 A-class na lang ang na-order. Dahil sa kukulangan ng oras at material, ang ilan sa mga internal design ay pinasimple at ang 150mm gun ay kinuha na lang directly mula sa secondary armaments ng O-class battlecruiser project na hindi rin na isakatuparan. Ang bagong subclass na ito ay tinawag namang 1936A o MOB. Ang Z-39 ang naging huli sa mga ships na ito na ipinasok sa serbisyo. Nalagyan ito ng dalawang single-barreled 150mm gun sa kanyang stern at isang heavy twin gun turret sa kanyang bow. Nakalaunan ay napansing problematic para sa navigability ng ship. Fitted din ito ng 8 torpedo tubes at isang secondary anti-air armament ng 11 gun emplacement ng iba't ibang caliber. Ang Z-39 ay nilagay sa port of Kiel noong 1940 ng Frederick Krupp German Shipyard at nilaunch noong late 1941. Pero hindi ito agad nakapasok sa serbisyo hanggang noong Kriegsmarine dahil sa mga nabanggit ng reallocation ng naval resources at nasimulan lang ang unang military operations noong early 1944. Bago pumasok sa active service, ang Z-39 ay naging isa sa pinaka-early subjects ng Project Barbara ng Kriegsmarine na binalak namang i-deck out ang warships nito ng effective anti-aircraft defenses bilang sagot sa papataas na dominance sa karagatan ng Allied Naval Aviation. Ang unang naval action nito ay naganap noong March 1944 nang i-assign ito sa 6th Destroyer Flotilla sa Baltic Sea para maglagay ng minefield sa mga strategic choke points sa shipping lanes patungong Soviet Union. Ilang araw lang, ginamit ito ang mga malalaking baril na nakakabit sa pamamagitan ng pag-atake sa Soviet military ground positions malapit naman sa Leningrad. Noong June, tinamaan ito ng pinakamatinding damage sa karir nito nang maging target ito ng isang Soviet bombing raid habang nakaangkla sa northern coast of Estonia. Dahil sa damage na nakuha sa labanan, ipansamantala itong inalis sa serbisyo at napilitang ipagawa sa home port of Kiel, kung saan tinamaan naman ito ng bomba
mula sa British aerial attack sa naval installations ng port. Ang Z-39 ay kalaunan naging ready na muli for operations noong February 1945. Tatlong buwan yan bago magtapos ang digmaan, matapos makumpleto ang repairs sa Pomeranian port of Swinemünd. Noong mga huling buwan ng digmaan, noong nag-withdraw na ang Germany mula sa lahat ng fronts, ang Z-39 ay naatasan ng ibang misyon maliban sa occasional bombardment ng Soviet forces habang nag-a-advance to sa Baltic coast. Habang ang Prussian territories ng Germany ay under attack, malaking bilang ng refugees ang gene-generate na nagre-require ng concentrated effort para ma-transfer sila sa mas ligtas na parte ng Germany. Sa bago niyang role, ang Z-39 ay nag-participate mula sa pagdadala ng mga sundalo at mga refugees at maging sa pag-escort sa military at transport ships sa Baltic. Matapos ang armistice sa Europe, noong early May, ang Z-39 ay na-transfer sa United States Navy, kung saan nagsilbi pa ito ng 20 taon hanggang sa pinasa sa French Navy na kalaunan ay in-scrap na rin ito. At ito ang kwento ng Z-39 ng German naval ship. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!